balitang boxing ba ang gusto mo malaman at mga boksingero ang pinag-uusapan. Sa nangyaring pangatlong laban sa pagitan ni Conor McGregor at Dustin Poirier nitong linggo, talo na naman ang tinaguriang The Notorious. At mas malala nga sa pagkakataong ito sapagkat na-injury ang kanyang kaliwang paa. Pero bagamat nga masaklap ang tinamong pinsala ng taga-Ireland, masaya naman ang kanyang dating nakaharap sa boxing ring na si Floyd Mayweather Jr. Dahil sa kanyang ibinahaging larawan sa social media, tumaya siya ng $50,000 kay Poirier at panalo nga siya ng mahigit $35,000. Samantala, nagkita na sa unang pagkakataon sina Errol Spence Jr. at Manny Pacquiao mula nung opisyal nang inanunsyo na sila na ang magtatapat. Sa kakatapos nga lang na press conference para sa laban nila na mangyayari sa August 21, sinabi ni Senator Manny Pacquiao na bagamat may mga mas madadaling laban na pwede raw niyang piliin, pero dahil nga gusto o mano niyang makapagbigay ng magandang laban para sa mga tao, kaya si Spence na lang daw ang kanyang pinili. At tungkol naman doon sa sinabi ni Floyd Mayweather Jr. na tatawagan raw niya si Errol Spence para bigyan siya ng pointers o tips para talunin ang 8th Division World Champion, sinabi ni Spence na hindi pa umano siya kinokontak ng retired American boxer. Pero inaasahan nga niya na tatawagan raw talaga siya dahil hindi naman daw ito ang unang beses na tinuruan siya ni Floyd. Pero banat nga lang ni Pacman na hindi umano kailangan ni Spence ng payo mula kay Mayweather dahil para sa kanya, mas magaling pa si Spence. Baka nga kung may kailangan raw na magturo, si Errol Spence dahil pwede raw niyang turuan si Mayweather na lumaban ng toe-to-toe o kumbaga hindi kagaya ng kanyang nakagawian na puro iwas. At kung kukunin nga natin sa ibang anggulo ang sinabing ito ni Manny Pacquiao, bukod sa gusto niyang siguro ay inisin si Mayweather, compliment din ito para kay Spence. Dahil sinabi nga ni Pacquiao na mas magaling siya kumpara sa former 5 Division World Champion. Kaya ayon kay Spence, oo nga raw at pinupuri siya ng Fighting Senator. Pero ganun daw naman talaga ang ating pambato. Papaulanan ka ng magagandang salita, pero huwag kang papakasiguro dahil pagdating na ng laban, nambubugbog na. And speaking of pambubugbog, ang huling biktima ni Pacquiao na si Keith Thurman ay present din sa press conference. At dito nga bigla siyang sumingit habang nasa kalagitnaan ng interview ang nagbigay sa kanya ng una niyang talo. At ang kanyang ang tinanong kung na kay Pacquiao pa rin daw ba ang aso na pinangalanan niyang Thurman. Kaya dahil sa katuwa ang tanong na ito, nagtawanan ng dating magkalaban. Makikita nga rin na kahit grabe ang nangyaring trash talk noon, respeto ang sa kanilang dalawa ngayon ay nangingibabaw. Harap-harapan nga rin na sinabi ni Thurman na pabor talaga siya para kay Spence kontra kay Pacquiao dahil sa kanyang size. Pero ipinahayag rin niya ang kanyang paghanga sa 42 anyos ng manlalaro dahil palagi umano niyang gusto ng mga magagandang laban. Sa katunayan nga raw noong nilabanan ni Pacquiao si Broner kung saan pakiramdam ng mga tao hindi ganong sulit ang kanilang napanood, gusto umano ni Pacquiao na makabawi. Kaya sa sunod niyang laban, si Thurman na raw ang kanyang pinili. At ngayon naman, si Errol Spence Jr. Prodigy, balitang Pinoy, Pinoy Boxing Prodigy.